Ito na ang araw na magpapasa si Alwin ng kanyang resignation letter. So, hindi ko alam, mixed feeling siya. Siyempre, masaya siya sa bagong journey and chapter ng life niya. Pero, siyempre, nakakalungkot. Alam mo yun na na-attach ka sa mga kawork mo, lalo na daming Pinoy. Yeah, nakakalungkot din, guys. Kasi, siyempre, sabi ko nga kay Emma, minahal ko yung trabaho mo na yan. Sobrang mababait din yung mga kasama ko, yung mga boss ko mababait din. Pero syempre, anuhin ko rin muna yung ano natin, guys. Yung ano yung mas nakakarapat para sa amin dito ni Emma. Nagmakapal pa ako ng damit. 17 na ata. 14. Ah, 14 ba? Let's go. So, bibili lang tayo ng gatas talaga, guys. Eh. Kaya lang di kami lalabas. Bibili kami ng gatas ni Emma. Yeah. So, ganda ng weather. Yun nga lang, guys, na tomorrow, parang 3 days ata, mag-snow na naman kami. So, patay-patay na naman tayo. Okay. Alright, medyo nata-traffic tayo ngayon, no? Hindi natin alam kung bakit. Bibili lang naman ng gatas. Tingnan naman natin ang bibilhan ng gatas. Wow, sitting pretty. Wow! Shades. Oh, tama na. Kanina nakabaliktad yan. Tama na? Oh, ayun. Naka-shades. Tapos, oh, dede na? Dede ka na? No, wow! Aray, natulog na. Ayaw nga, tulog na pala agad. Bilis. Zion, you wanna sleep? No, okay. Okay, guys, ito na nga pala, no? Shout out muna tayo dahil sobrang tagal na ng utang namin ng mga nagpapa-shout out. Pasensya na po. May nagpa-follow up, sabi niya, 2 weeks na raw yung kanyang pa-shout out. Pasensya na po. Yan kasi ayun, na-busy, tapos nag-vacation. So, ayan po ha, Ate Luz Chua, shout out po sa inyo, pati sa anak ninyo. Hanapin ko yung previous message nyo kasi andito yung follow up. And then, Pinoy Let's Play, shout out sa inyo. Ayan, nakikita rin kita nga, nagko-comment ka nung nag-live yung Spot Pinoy, no? And then, kay Si Senior Vlog TV, shout out po sa inyo. Ito na, nakita ko na kay Ate Luz Chua. Yung mga sons and daughter-in-law niya raw sa Sydney, Nova Scotia, kay Fred at Nessa. Son ko din sa Ontario, Toronto, Ferdinand Jr. at Laika from Mom Luz Chua ng Tondo, Manila. Ayan, halos andito po pala lahat sa Canada ang inyong anak, no? So, yan, shout out po sa inyong family. Kay Lem Garcia, watching daw siya sa, hindi ko alam to i-pronounce, no? Hsinchu, Taiwan. Yan, nakaapo tayo ng Taiwan. Taiwan, ha? Yan, salamat po. And then, shout out po kay Mr. Ulysses Urbano ng Saddle Ridge, Northeast Calgary. Ayan, malapit-lapit lang yan dito. Yan, higher quadrant lang kasi Northeast. And then, shout out kay Ron and Jen 1984, watching from Southwest Canyon Meadows, Calgary. Yan, mas malapit kasi Southwest lang to. And then, shout out kay John Ramos 0627. Shout out kay Jaiden Number. So yan, shout out rin pala kay Ivan Resurrection. So ito, naka-chat ko to sa Alwin and Emma FB page natin. Tsaka kay Jason Collado Lucina. Yan, shout out po sa inyo. Pasensya na at sobrang na-late ang aming mga pa-shout out. And then yun nga pala, no, after ng quick grocery namin, ng ano lang naman, gatas lang naman. Ito na ang araw na magpapasa si Alwin ng kanyang resignation letter. Oh, so, no! Mixed feeling siya. Siyempre, masaya siya sa bagong journey and chapter ng life niya. Pero, siyempre, nakakalungkot. Alam mo yun na na-attach ka sa mga kawork mo. Lalo na daming Pinoy. Lumalabas sila, kumakain sila, parang, ano na eh, parang magkakapatid na sila or family na yung turingan. Gano'n pa ka pa naging katagal dyan? 17 months. Kasi 18 months sa Taiwan. After 1 month, nakuha ko to. Yan, 1 year, 5 months. Yun.
ako nga pala yung nag-draft ng resignation letter. Hindi, kasi madali lang naman resignation letter. Pero syempre, nasa pag-uusap nila yan. Aagahan mo ba para i-hand yun? Maaga ako papasok. Yan, maaga siya papasok kasi nga, di ba, night duty siya. Aagahan niya para maabutan niya yung manager ko. Yung manager niya na nasa day shift. So, yan, nakakalungkot din guys. Kasi Seth, sabi ko nga, kay Emma, minahal ko yung trabaho ko na yan. Sobrang mababait din yung mga kasama ko, yung mga boss ko mababait din. Pero syempre, anuhin ko rin muna yung ano natin guys. Yung ano yung mas nakakarapat para sa amin dito ni Emma. Kasi nga, tsaka kung saan ka masaya. Oh. Ano guys, alam nyo ba, bago pa kami magkakilala, ito na talaga yung hobby ni Alwin, yung mag-design ng mga bahay. Nakikita ko sa kanya yung saya kapag ginagawa niya, pagpupuyatan niya talaga yan. Oo, kahit wala pa akong pera noon, yung kahit nangangarap pa lang ako na sabi ko ganito yung bahay na gusto kong sabihin, hindi, sige, design na natin para makita mo kung ano ba yung gusto mong mangyari sa bahay mo. Yun, kaya ngayon, naka-drawing pa rin yung bahay. Bago siya nadali, guys. Nadali. Na ano, sabi ko, na-amaze akong galing naman mag-design nito, mag-drawing, mag-layout. Tapos ang dami kong revision, sabi niya, sige, ito gagawin natin. Pero itong job naman niya na to, structural, hindi na siya more on design ng exterior. Interior. Hindi na siya yung design na, ano yung makikita mo talaga yung external design. Sa amin, ano, structural. Yung mga bone ng ano, bahay, yan. Mga poste, ganyan, so, beam, yun yung column. Gagawin niya. Pero okay rin yun sa'yo, no? Oo naman. Related din naman, tapos matututunan niya pa yun. Tuturuan daw siya ng mga kawork niya kung paano yung ganung aspect. Kasi nga itong mga poste. Kasi ito guys, kasi at totoo lang, structural, hindi ko siya masyado na-practice. Mas na-practice ko kasi architectural eh. Mm-mm. Kaya konti lang naman yung ano niya, yung mismong difference niya. Kasi same software lang din naman siya. Pero magkaibang ano nga lang talaga. Yan. So, ipapayot. Matututunan niya yon. Pero i-flash natin pala dito kung na-save mo pa maybe yung sa laptop mo yung rendered na bahay namin. Oo, pwede. Sige. Ayun, para makita niyo din yung gawa ni Alwin. Store na. Yan, dyan kami papasok. So, buti na lang, maaga ako natapos sa class ko para makapunta pa ng sandali dito sa grocery. Tapos nga, kahit naaagaan pa nga ni Alwin kung pasok niya. Very tight, no, ang schedule kapag yung isa nasa day. Yan, day ako kasi may school ako. And then yung isa night shift. Saglit lang kami nag-meet niyan eh. Kaya sinusulit na talaga namin yung time in between. Pero ngayon guys, yun nga, after 2 weeks, ayan, pareho so na kami day. Medyo magpapago na yung ano natin. Medyo malaking adjustment din sa amin ni Emma to. Kasi nga si Zion, kailangan namin ipasok muna. Pansamantala. Sa daycare. Yan, so kumukontak na pala ako ngayon ng daycare, yung malapit sa amin. And pansamantala lang naman yun. So kasi nag-iisip rin kami ng other arrangements. Siyempre, nasanay naman na tayo na tayo yung nag-aalaga at nagpapalaki kay Zion. So kung meron namang other option para sa bahay lang sana si Zion, yun, nahanapin natin. Pero so far, since mabilisan kasi yung transition na to, magde-daycare muna si Zion for the first week. Or kahit 3 days, kasi may mga times na wala akong pasok. Or hindi ako papasok, char. Hindi, kasi yung ano na lang eh, konti na lang yung ginagawa natin sa school. So, I think for that 5 days, 3 days lang ang kailangan ni Zion i-daycare. So, yun.
And so dito na tayo sa loob guys ng ano, Canadian Superstore. Ayan. So gatas lang talaga yung bibili namin ni Emma. Ay, saging pala baby. Ayan na naman, no? Ako nga, papadagdag na naman tayo. Hindi, saging yan. Importante yan sa akin. Pagka sa trabaho. Ayan, so yun nga guys, no? Kwento ko na lang din sa inyo. Talagang medyo mabigat din sa akin na bitawan yung trabaho ko dito sa Atat. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, okay din talaga yung trabaho dito eh. Tapos, night shift nga ako. Salitan kami ni Emma, magbantay kay Zion. Yan, mas malaki. Salitan kami magbantay kay Zion. So, baga, wala kaming problema pagdating sa day home o sa daycare. Pero, syempre, iniisip din namin yung para sa future din. Kasi mas, ano talaga, Skilled job siya. Tsaka syempre may enhance yung ano ko, yung skills ko pagdating sa pagde-design. Ayan. So marami pa tayong dapat malaman din eh. Kasi sa akin talaga guys, totoo lang, na-practice ko talaga, more on architectural nga. So ito naman is structural nga kami ngayon. So konting adjustment lang naman. And tuturuan naman ako dun eh. Tsaka importante, alam mo yung basic. So okay na yun. Nagpa-browse din ako sa YouTube. Nanonood ako ng mga tutorial pagdating sa structural nga. Yeah, so far, nakakasunod naman kahit pa paano. Pero syempre, iba pa rin pag nandun ka na sa mismong project talaga, di ba? Iba-ibang project nga eh. Kaya nga na sinabi sa akin ng boss ko, project daw nila is residential, condo, school. Kaya malaking ano yun, malaking pagkakaiba din pagka talagang ikaw na yung mismong gumagawa. Kaya yan, alam ko naman kaya ko yan. More practice lang naman yan syempre. Lahat naman yan eh napag-aaralan. No? So yeah, nakakalungkot din talaga. Kaya yun, kanina guys, pagkagising ko, nag-message na ako sa GC namin na yun nga, makakasama ko mga Pilipino, na sabi ko mag-resign na nga ako. Pero 2 weeks pa naman, kasi sinabi ko rin naman dito sa bagong boss ko na ano, bigyan nila ako ng or payagan nila ako kahit 2 weeks kasi parang urgent din ata eh kasi sobrang dami raw kasi ng project kaya kailangan talaga ng tao kaya sabi ko okay lang ba sir kung ano mga 2 weeks kasi syempre bilang respect din sa company ko dito sa DAT at makahanap din ng kapalit ko so sabi ko 2 weeks from now siguro and sabi naman nila oh, yeah, naiintindihan naman nila kaya ayun mag-start ako ng April 15 sa kanila. Yun na yung napirmahan kong kontrata. Pero yun nga lang guys, no? Hindi ko alam kung kailan ko ma-upload tong video na to. No? Pero yeah, gusto ko lang ikwento sa inyo kung ano yung malaking pagbabago sa buhay ko, sa buhay namin ni Emma. Pero kaya talagang guys, sobrang thankful talaga ako. Yung hindi ko inaasahan na dito ko pala makakabit sa Canada yung pagdi-design. Kasi dati nag-apply ako sa Singapore eh. Yan, napanggit ko na rin to. Natanggap ako sa company pero pagdating dun sa MOM kasi sa Singapore para bigyan ako ng ano ng permit ng working visa hindi nila ako binigyan so bumalik ako ng Pilipinas so yun pala nandito lang pala sa Canada yun ano ko future ko pag sa para sa sorry kaya dito ko lang din pala sa Canada guys makikita yung ano yung future ko sa pagde-design kaya sobrang happy ako. Yeah. Oh, nandanisa. Tama. Baka, oh, parang ito na nga lang gusto kong ulamin eh. Tsaka yung unga. Yan na lang. Mas madali palutuin. Ayan. So, yeah guys, sobrang happy ako. Kaya, yun sa mga nag-a-apply guys sa DAT, no, tuloy nyo lang. Kasi until now, hiring pa rin kami. Lalo't paparating itong ano nga. Kasi nga lilipat diba kami guys ng, ano, ng warehouse. So, naghahanap talaga kami ng, ano, ng mga tao. Kaya, guys, siguro, pwede nyo ilagay yung name ko na ni-refer ko kayo pero yung pagdating sa pagtanggap eh, yan ang hindi ko masasabi sa iyo. Hindi ko 100% sure kayo no basta kasi medyo kakahigpitan na rin ngayon. Mas gusto nilang ano yung mga marurunong na rin mag-forklift hindi gaya dati. Ako kasi wala akong experience before. Dito na lang din ako tinuruan pero ngayon parang gusto nila may experience na. Okay? So yan. Ayan pala guys, so sale pa dito yung Rooster Rice, $29 instead na $39. O, nakakipit tayo ng $10. Balak ni Alwin dalawahin na, no? Para hindi na tayo bili ng bili. Sige, stock mo na lang. So, $60 agad to. Oo. So, buti na. Akala ko, wala na kasi hinahanap ko sa Flip Up.
So, tinan nyo naman, syempre, instead na gatas, madadagdagan yan. Pero okay parang, na kasi sale ko. Parang sumasang-ayon talaga sa atin ng mundo. No? Wow, dahil sa bigas. Yan. Okay. Yeah, parang, ba't dalawang ano, binili mo, no? Ngayon, lalakas ka kumain, iba na work mo. Hindi, kasi hindi natin masabi kung kailan ulit magsisale. So, So, marami pa, guys. Ayan. Punta lang kayo sa Hill Canadian. Yung Jasmine Gold Thai Rice naman, 35 dito sa kabila. So, mas mahal. Pero, ayun nga, 18 kilograms to eh. Same lang din, 18 din. Pero mas mura tong rooster. Okay, bayad na tayo. Several song-filled hours later. Okay guys, so dito ko na muna tatapos itong vlog natin. Ano? And I hope to nag-enjoy kayo. And yeah, pagdasal na lang natin na sana maging okay lahat. At yeah, see you on the next one. Peace!